What is prayer? Stale tradition? Ritual? A good luck charm? Part of some religious checklist. Done to appease a higher being so we can get what we want. Or at least avoid the lightning bolt. Prayer has been redefined and twisted and confused. But at its essence, prayer is simply talking to God. The God who spoke the universe into creation, who gives us life and breath, who holds all things together. This God wants us to talk to him. In the vastness of all that exists, he actually cares about us, personally, individually. How can we not pray to such a loving God, wherever we are? How can we not thank him for what he's done? Or cry out when we need help, when we need forgiveness, when we're afraid, when we give thanks for our blessing or question where our next meal will come from? Why would we live a life apart from him? It's not about formula. How could any posture or well-chosen word impress the author of time and space? It's simple obedience. God has made himself available to us. He wants to hear from us. He wants us to trust in him, to acknowledge our dependence on him, to draw near to the one who loved us first. Approaching with confidence, because Christ has torn away the veil. He's washed away the sin that kept us from his presence. And we live in relationship with our Lord. And so we ask that his kingdom come, his will be done on earth and in our lives as it is in heaven. That is prayer. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating online prayer meeting. Shout out po sa mga kapatiran natin dyan sa Coastlight Bagbag, Coastlight Agoo, at syempre sa Coastlight Dulaw. Hello po sa inyong lahat. Hello din po sa mga kapatiran nating OFW at sa lahat po ng ating mga online kapatiran. Welcome po sa ating online prayer meeting. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 14 to 15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Ito po mga kapatid, yung confidence natin sa tuwing po tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Diyos para tayo ay manalangin. Ang Diyos po na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos po na nasa kataas-taasan ay nakahanda po na makinig sa ating mga panalangin. Kaya nga po nang laya kong sinasabi, ito po yung isang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Wala pong bayad pero lagi pong may sukli. Kaya salamat po ulit sa pagsama niyo sa amin sa ating online prayer meeting. At sa atin pong pagsisimula, hinihingi ko po na tayo ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapon na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat Ama sa isa na naman pong pagkakataon upang sa gayon ay makapagsama-sama po kami, maging magkakalayo man kami Lord God, ngunit alam namin Lord na kami po inyong pinagkakaisa sa panalangin Panginoon at pagsamba. Lalong-lalo na po sa pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na muli naman po kaming tatanggap ng inyong mga mensahe. Nawa po, kayo po ay mangusap sa amin. Gamitin niyo po Panginoon ang mga mensaheng aming mapapakinggan upang mas lalo pa po na lumago ang aming pananampalataya. Gabayan niyo po kami Ama, samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon naman po mga kapatid, tayo po ay pupunta sa praise and worship. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan at atin pong purihin ang ating Panginoon.
Na imbag nga malamtay manan amin kakabsat, at tuy manan iti kabsat yo, kat mapantay manan iti panagdaydayaw iti apo babaen kadagitikan kata. Kat iti kantaan tay tatang malem kakabsat, kat have thine own way, Lord. Iti Ilocano aramiden nakkad o apo. Iti may sa akristyano kakabsat, arigagayan na akanayon, nga agpanpanunot kuma isuna kas kini Kristo. Ngam amutay kakabsat nga saan nga magic nga mangyari daytoy saan kadi nudiket iti nadiket a relasyon tayo kini Apo Jesus ken iti kastaunay a panang salimetmet tayo iti sasauna iti inaldaw saan nga umdas nga babasaen tay laeng saan nga umdas nga ikabkabisado tay laeng iaplikar tayo kakabsat iti sao iti Apo iti biag tayo. Kat iti daytoy nga oras kakabsat, kantaan tayo man daytoy himno, akas may sanga kararag iti Apo nga isut dawat tayo, iti biag tayo. Amen, kakabsat, makipagkanta kayo nga rod kanyak, ure agaadayo tayo kakabsat, itid tayo man iti puso, kan iti panunot tayo, iti panagdaydayaw iti Apo. Amen. Dayaw ti Apo, kat itang oras kakabsat, denggen tayo mo't iti mensahe ti Apo, nga aramatan na mo't ni Ate Sharon para iti daytoy nga oras. Giyaman tayo kini Apo. Our mind is important, so kailangang maibigay natin ang optimum na pag-aalaga sa ating brain. Allow me to share to you some facts on how important our brain is as it functions the whole day.
Know that our brain's storage capacity is virtually unlimited. Ibig sabihin, there's no such thing as knowing too much or learning so much that you can't retain any more information. Ang ating brain ay higit pa sa data storage ng ating computer or ng ating mga smartphone. Sabi ni Dr. Creve, there is endless brain power. Yun lang kapag tayo ay puyat, it can affect our brain's ability to create more memories. Second, know that our brain is mostly fat. It is the fattiest organ in the body, consisting of a minimum of 60% fat. Kaya we need to include healthy fats sa ating diet such as omega-3, omega-6, gaya ng sardinas, salmon, itlog, tokwa, mani, margarine. So these foods are vital for brain and overall body health. Kaya you have to eat in moderation. Inaayos niya ang cells ng ating brain. So healthy fats also reduce inflammation and helps the immune system regulate the function and function properly. So healthy brain, healthy life. Third, alam mo ba na kapag ikaw ay gising, your brain produces enough electricity na kaya nitong pailawin ng isang bumbilya? At hindi lang yan, your brain works fast too dahil mabilis pa ito sa computer. The information going to your brain from your arms and legs travels at 150 miles per hour. Bilis, diba? Pang-apat, your brain activity is as unique as your fingerprint. So researchers suggest that a person's brain activity may be as unique as his or her own fingerprints. So ginagamit nila ang functional magnetic resonance imaging or yung fMRI para makagawa ng connectivity profiles para mapag-aralan ang brain activity ng isang daang individual. So napag-alaman na bawat tao ay may unique brain activity, kung kaya magkakaiba din ang intelligence at personality. So ito yung paliwanag ng mga doktor. Panglima, ang brain parang muscle na pwedeng mag-ipon o magreserba ng lakas kapag ito ay na-expose sa mga tough experiences. According sa findings, people with a stronger and healthier cognitive reserve, mga taong nasanay sa mga mabibigat na karanasan at pagsubok sa buhay, have shown to be more capable of coping with unexpected life events. So less likely na sila'y magiging mahina emotionally or magiging marupok. Pang-anim, humihina ang powers ng brain kapag laging puyat. Okay. Kaya ang mga solid na 7 to 9 hours ang sleep per night ay recommended sa atin. Your body and your brain require rest para makapag-isip ng balance at tama. Magiging mas matalas ang memory at makapag-react ang brain in a timely manner kapag tayo ay nakatulog ng maigi. So, kaya naman ang ating kakayahang makapag-isip ng balancing desisyon ay nakasalalay sa kalusugan ng ating brain. So, extreme and palagi ang pagpupuyat kills the brain cells. And it could even lead to psychosis kapag ito ay tumagal, kaya puyat pa more. So, more puyat, mas prolong yung time ng iyong body at brain na mag-heal kapag ikaw ay may sakit. So, sabi pa nila, even an old age, our brain continues to produce neurons as these are thought to be important for learning, memory, and responding to stresses. So, huwag masyadong pahirapan ang brains. Tandaan na ang pagpapahirap natin sa brain dahil sa ating palagi ang pagpupuyat can affect our understanding, our ability to do balanced decision, or to perform normal reactions. So, puyat pa more. Pampito, as we age, our body slows down, but our brain doesn't, as it stays intact. It is true that the older folks know more because of their experience, even though their memory may not be as good. With regards to aging, ang isip na nananatiling active ay di kailanman manghihina or malolobat ang kapasidad. Kaya kapag araw-araw na nagagamit ang brain, kahit sa pagsagot-sagot lang ng crossword puzzle or ng games, nakakatulong ito upang manatiling aktibo ang isip ng mga matatanda or mga tumatanda.
Kapag ang mga matatanda raw ay laging involved sa mental exercises, lalo silang magiging matalino. So, ito yung in-explain ng expert. Dahil ang brain ay gaya ng katawan, kailangan na palagi ang exercise. So, galaw-galaw para malayo kay Joses at mapanaw. Pangwalo, we need to take care of our brains kasi it constantly works. So, involve ang brain sa pag-intindi ng ating mga nararamdaman as we process, as we think, as we move, and even as we dream. Kaya kahit tulog ka sa gabi, your brain still works hard. Okay, so let's take care of our brain. Pangsyam, ang brain ay suga pa sa atensyon. Why? Your brain is just about 3% of your total weight. Pero nangangailangan ito ng 30% ng iyong dugo mula sa iyong puso to function well. So, di siya makakatrabaho ng mabuti kapag kulang ang iyong dugo o kulang sa 30% ang kanyang nare-receive. Pangsampo, take care of your body as it is extremely powerful. Ang isip ang siyang responsable kung paano kumilos ang ating katawan sa buong maghapon. The brain not only helps people think and learn new things. Kinokontrol din nito ang iyong pagkilos at pagsalita. So the brain is part of the central nervous system at may kakayahan itong mag-ipon ng tone-toneladang impormasyon na maaring mag-impluwensya sa iyong pagdidesisyon sa buhay. Bottom line, alagaan ang ating brain, alagaan ang ating isip. Kaya naman, kahit ang Biblia ay binigyan ng importansya ang pagkakaroon ng sound mind. So, if you have a healthy brain because of you take care of it, then you would also have a sound mind. But to have a sound mind does not only involve, you know, taking care of your brain or nourishing your brain. To have a sound mind is to have, well, the Bible says so, we have to have the mind of Christ. Sa New Testament, makikita natin na sa aklat, sa mga aklat, may tatlong mahahalagang gawain ang ating isip. Yes, there are three actions concerning our mind. Sa ating paglago kay Kristo, may tatlong mahahalagang proseso na ating mararanasan. So there are three processes that points to the three principles na ating pag-aaralan ngayon. The first one is the will principle. Number two is the river principle. And three is the readiness principle. So the will principle, this is the first stage and it involves the setting of the mind on things above. Second, the river principle. This is the second stage and this refers to allowing God to renew our mind. Number three is the readiness principle. The final stage which involves girding up the mind for action. Allow me to explain these things. I will try to discuss the first principle and we call it the will principle or prinsipyo ng loob or in Ilocano, prinsipyo iti pagayatan. Ang sabi nila, it takes about 21 days to form a new habit. Bagong kagawian. And 254 days para ito'y maging ganap at matibay na nahabit. So if you want to break a habit, stop it for 3 days straight. Ibig sabihin, if you want to continue a good habit, huwag kang mag-skip ng 3 days. Kasi if you let it lapse, it's hard to start again. Nahihirapan ang isip to form a habit kasi kasali dito ang will o ang loob. O ano inilokano pagayatan. So nagrigat ti agaramid iti habit kasi masapul nga buo digi pagayatam tapno aramida mo ano mabuo da iti kin ka. So the first principle involves the will. Okay. At ito ay importante sa initial step ng ating goal in developing the mind of Christ in us. Sa Colossians chapter 3 verse 2, ang advice ni Apostol Pablo ay, ang mga bagay na panlangit ang isa sa isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ganito rin ang nasusulat sa Philippians chapter 4 verse 8. Sabi niya, bilang pagtatapos mga kapatid,
Dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So sa stage na ito, as we apply the will principle, we set our minds, meaning we decide, we choose, we determine the focus of our mind. So sa stage na ito, we start developing our mind. So ang will, ang loob, buwanan yung pagayatan, tandaan natin, it's not the same as instinct. Okay? Dahil ang instinct is referred to as unwilled reaction. Or ito yung mga reaction na hindi na pinapag-isipan o reaction na hindi na required na mag-desisyon. Halimbawa, kapag ikaw ay ginulat, instinct na ikaw ay magulat at sisigaw dahil ito ay natural na reaksyon. Ang iyong pagkakagulat ay tinawag na instinct dahil hindi na kailangan na pagdesisyonan o pagplanuhan mo ang iyong pagkakagulat. So, instinct na sa tao ang magulat. So, ito ay ang pagkakaiba ng instinct sa will. Ang instinct ay immediate natural response to environmental stimuli without involving reason. Samantalang ang will involve ang paggawa ng decision. Example, dahil nagulat ka, gusto mong gumante dahil nainis ka sa iyong pagkakagulat. So gusto mo siyang buntalin dahil ayaw mo yung ginawa niya sa iyo. Ang paggante ay isang loobin na magre-require ng desisyon. Yung tipong mag-iisip ka kung gaganti ka ba o magpapasensya ka na lang. The will requires a decision. So listen here. Decision making is not a problem with animals but with human beings. Okay? Kasi the will, ano yung pagayatan, is the part of the mind over which you have control. So, ito yung bahagi ng iyong kaisipan o isip na meron kang control. Your will, ang iyong loob, wala niyong pagayatan, enables you to obey in spite of your feelings or intuition. Kaya nga, pwede mong gawin ang isang bagay regardless of how you feel dahil you are in full control of your will, ng iyong loob, wala niyong pagayatan. Kadalasan, you cannot control your emotions. But, you always have a control over your will. And if you have control over your will, what you want to do is take every thought captive to the obedience of Christ. So that's in 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ibig sabihin, may kakayahan tayong i-control ang ating loob. So if we take the first step in having the mind of Christ, that is to give God your will. Itad mo kan Apo Diyos dayay pagayatam. Okay. Ang ipaubaya mo sa Lord ang iyong loob. Iti panangisukom kini Apo iti pagayatam. Daytoy ti umo na nga addang tapno ti panunot mo ket agbalin kas kini Kristo. Okay. So in the beginning stage, you set your mind to Christ. You give your will to God and seek His will as your own. Meaning, isusuko mo ang iyong loob sa Lord at iyong uunahin ang kanyang kalooban, higit kaysa sa gusto mo. Kagaya ni Kristo, tinitiyak niya na ang kanyang loob ay laging in line sa kalooban ng Ama. Christ repeatedly identified His will with that of His Father. Kaya't sa mga huling sandali ng kanyang earthly life, hanggang sa pagharap niya sa krus, Jesus said, "Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." So, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." So, Jesus openly confessed na siya ay nababagabag din emotionally. Pero ang kanyang loob ay ipinaubayan na niya sa Ama. Hindi niya hinayaang pagharian ng kanyang emosyon, ang kanyang desisyon, gaya nung nanalangin siya sa hardin ng Gethsemane. Ganito ang kanyang sinabi sa kanyang panalangin. "Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay.
Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. That's found in Mark chapter 14, verse 36. So, mula sa kanyang panalangin, makikita natin na si Jesus ay hindi nagpatalo sa kanyang nararamdaman. Bagkos, he set his will from the very beginning. Inilagak niya ang kanyang isip sa kalooban ng Ama. Therefore, ang kanyang ginawa ay patunay ng kanyang matuwid na pag-iisip. So, Jesus's mind was set on things above. Maaring naranasan mo na din na isuko ang iyong loob o isip sa Panginoon dahil sa mas pinili mong parangalan siya. Kahit na ang kapalit nito ay sakripisyo at pagkawala ng ilang magagandang pagkakataon, yung masenso, sumikat, gumante, matanyag, guminhawa, etc. Gayunpaman, naging mas mahalaga sa iyo ang pagkakataong magamit ang iyong buhay at kakayahan para sa ikakalaganap ng kanyang gawain. At nakita mo itong malayong mas matimbang at mahalaga. Maaring nahirapan at naiyak ka nung talikuran mong mga magagandang pagkakataon, pero higit mong pinili ang kalooban ng Panginoon, higit mong pinili na gawin ang kalooban ng Panginoon. Tandaan, ang makadiyos na loob ay laging pagtatagumpayan ang nararamdaman. Only the will can choose beyond feelings. May pinagdidesisyonan ka ba? Nahihirapan ka bang sundin ang kalooban ng Panginoon tungkol sa desisyon na yan? Natitempt ka na ba na gawin na ang gusto mo dahil para sa'yo ito yung mas maganda? Tandaan na hindi lahat ng maganda sa pakiramdam ay tama. Ipanalangin mo sa Lord na ang kanyang kalooban ang iyong sundin, hindi ang loob mo. Ipaubaya mo na sa Lord ang iyong loob. Hingin mo sa Lord na palakasin niya ang puso mong sundin ang kalooban niya. So that Jesus' prayer may also be your prayer, not our will, but your will be done. Let us now proceed to the second principle. So this second principle is what we call the river principle. And this leads us to the second action word, which is renew. So, sa Tagalog, ang renew ay magpabago, or in Ilocano, agpabaro. In Romans 12:2, sinabi ni Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. The Christian lives in a constant state of renewal. So, ang pagbabago po natin ay walang patid. So, tuloy-tuloy. It is a continual process. Pagkatapos na isuko mo ang iyong loob sa Diyos, okay, kailangang ipaubaya mo na sa Lord ang iyong isip upang ito ay kanyang baguhin. So, pagkatapos mong ipaubaya ang will mo, humanda ka sa next stage, which is to renew, allowing yourself to be renewed. So, ang iyong pag-iisip ay isusuko mo na sa Panginoon upang kanya itong baguhin. So, giving your will to God is to allow Him to renew your mind. So, hanggat hindi mo ibinibigay or sinusuko ang iyong loob sa Panginoon, there is no way for you to be renewed. Okay, walang magiging imposible na ikaw ay magkaroon ng renewing of the mind. Kasi once you have surrendered your will, okay, you are also allowing God to renew your mind, for your mind to be changed, for your mind to be transformed. So, sa prosesong ito, ikaw ay tiyak na lalago. So, ang proseso na ito ay ang tinatawag na middle or growing stage dahil dito ina-apply ang river principle. So, river, ilog, prinsipyo ng ilog. Okay, ano ba to? Okay, papaliwanag natin. So, unahin natin basahin yung sinabi ni Jesus sa John 7:38. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So,
Mayroong fresh living water like river na dumadaloy at nililinis ang mga dumi. It flushes out the old and the dead. So ibig sabihin, simula nung ikaw ay isinuko mo ang iyong loob sa Panginoon, ang pangalawa pala na stage ay i-renew ng Lord ang iyong mind, baliwan na iti panunot mo. And yung kanyang presensya sa iyong buhay, siya'y dadaloy sa iyo, at nang sa kanyang pagdaloy, lilinisin din niya ang ating kaisipan. So, ang problema lang, most of us do not work on the river principle. We work in the pond principle. Ano yung pond? Fish pond siya. Di ba? Yung fish pond, gidanom na, ipupukan, gidanom na, kat steady lang. Hangakas la de jay ilog nga, wanod, gikarayan nga, agdaloy. Yan. So, karamihan sa atin ay nakahalintulad sa lawa na di dumadaloy. Okay. Habang ang lawa ay nanatiling steady ang tubig, kagaya ng mga swimming pool, ang ilog naman ay gumagalaw, dumadaloy, tungo sa mas malaking bahagi ng tubig, kagaya ng karagatan. So, kung bakit tinatawag na river principle itong pangalawang prinsipyo na ating pinapag-aralan, dahil ito yung hangad ng Panginoon sa atin, ng ating isip ay kagaya sana ng ilog, na dumadaloy at lumalago. Kagaya ng ating spiritual na buhay na dapat parang ilog na dumadaloy at lumalago. Upang ang ating isip ay matulad dun sa isip ni Kristo. So tulad ng ating katawan, ito'y patuloy din na nagpo-produce ng cells. So habang tayo'y nabubuhay, our body constantly produces new cells. So bawat bagong cell na napoproduce ay indikasyon na ikaw ay buhay at lumalago. Therefore, failure to produce new cells is a bad sign. It's a sign of death, okay? So ibig sabihin nagdi-deteriorate. Gayon din ang spiritual life. Kailangan ito ay patuloy na nakakakitaan ng paglago at pagbabago. Dahil kung walang nakikitang pagbabago at paglago, sinyalis ito ng, alam mo na, ng napipintong kamatayan. Ang paglago o pagbabago ay naturally expected sa mga taong buhay. Eh, di ba? Pag buhay ka, lumalago ka. Pag buhay ka, nakikitang ikaw ay kumikilos. Merong progress. Okay, expected yan sa mga taong buhay. So, huwag asahan ang pagbabago sa mga patay. Okay, syempre, ang patay, patay na, ano magagawa? Wala nang ma-produce na cell, di ba? So, ang paglago o pagbabago may manifest in different ways. So, kagaya sa spiritual na buhay, kung ikaw ay buhay spiritually, merong indikasyon na ikaw ay lumalago at may buhay sa'yo. One of which would be to have new insights. May kakaiba kang spiritual na pangunawa. Magkakaroon ka ng kakaibang spiritual energy. Kung minsan, ito ay ang pagtanggap ng panibagong pagkaunawa mula sa mga old familiar verses. Maaring ito isang bago o lumalalim na pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya. Ang paglago sa spiritual ay pwede ring magkaroon ka ng panibagong commitment sa Lord. So, pwede rin ang paglago o pagbabago ay pagkakaroon ng panibagong kalakasan upang mapagtagumpayan ang tukso. Ang paglago o pagbabago ay pwede ring pag-usad natin from, you know, one glory to another. Kaya nga ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, ang siyang spirito, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya.
So, ibig sabihin, ang goal ng ating pagbabago o paglago sa ating buhay spiritual ay ang pagkakaroon ng bagong isip. At yung isip na yon ay tulad ng kay Kristo. Dahil ang pagkakaroon natin ng isip ng kagaya kay Kristo, ang goal ng ating relasyon sa ating Panginoon upang tayo'y maging kalarawan niya. So, hayaan lang natin na baguhin ng Lord ang ating isip. Sana nakita natin yung pagkakaiba ng river at pond principle, ha? Ng river, dumadaloy. Ang pond, stagnant, okay? So, sana ma-embrace natin ang river principle, yung yayakapin natin ang pagbabago at paglago, na nanaisin natin ang bagong pangunawa, ang bagong lakas, dahil ang isip natin ay na kay Kristo, ay magtataglay tayo ng natural na paglago at pagunlad. So, naipakita ito sa mismong buhay ni Jesus. Siya mismo ay lumago. Okay. How can we say na siya ay lumago? If we are to look at Luke chapter 2 verse 52, na mabasa natin doon, patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod siya sa Diyos at sa mga tao. So while growing up, nasulat sa Luke chapter 2 verse 52, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya ay lumaki, lumawak ang kanyang karunungan. Ibig sabihin, he had this increase of understanding. So, he developed just like, you know, the usual man. Parang kagaya natin. At nung siya lumawak ang kanyang karunungan, lalo siyang naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So, ito yung pagbabago na nais ng Panginoon sa atin na ating taglayin din. So, makita natin sa Hebrew chapter 5 verse 8, kahit siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. So, despite na he had suffered, just like how we suffered, naging instrumento ang kanyang mga pagtitiis upang lumawak ang kanyang kaalaman. Bagamat siya ay Diyos, dumanas siya or naranasan niya yung karanasan ng taong lumago. So, he increased in his understanding, in his stature. So, kung mayroon tayong isip, katulad ng isip ni Kristo, natural na ito ay umuunlad at lumalago. So, if you are to have the mind of Christ, you must expect newness. That is the way of growth, and that is renewal. So the more we get to know Jesus and His Word, the more that we get to know His mind. So His mind leads to growth and progress. If we want to know Him more, so we could know more about His mind, upang lumago at umunlad ang ating espiritual na buhay, sinabi ni Jesus sa John chapter 5 verse 39 to 40, sabi, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa paniwalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw nyo namang lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. So, this just simply tells us about a challenge coming from our Lord. How is our desire in knowing Him more? By knowing Him more, that we are led to know His Word. And if we are led to know His Word, then we can know His mind. So, sa paanong paraan na lumago ang ating pangunawa at magkaroon tayo ng kaisipan na parang ilog, lumalago at nagpro-progreso? Okay. Tanungin natin, how is your devotional life? When I say devotional life, how is your discipline in reading the Bible? How is your prayer life? Okay. Tanging salita ng Diyos ang may kapangyarihang baguhin ang ating isipan. Tanging ang salita niya ang makapagbibigay sa atin ng buhay. Kung tayo'y mananatili sa Kanya at sa Kanyang salita, mapapatunayan na tayo ay buhay at tiyak ang
na lalago at tayo ay makakapamunga. Sabi ni Jesus sa John 15:7, "Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang anumang bagay na nais nyo at ibibigay iyon sa inyo." So, if we abide in Him, then, and His Word abides in us, we can ask anything from Him and He will give us. That means, if we know Him and His Word, then we can know His mind. Okay? And we expect growth. We expect yielding fruit, meaning makakagawa tayo ng mga mabuti kung tayo ay nakadikit sa kanya at ang salita niya ay nasa sa atin. And if we abide in Him, kung mananatili tayo sa kanya at mananatili tayo sa kanyang salita, then expect growth, expect development, expect progress. Ang tanong, kumusta ang pagbabasa mo ng salita ng Panginoon? Kumusta ang iyong prayer life? Are you responding to God's Word? Apply the River Principle. Now we proceed to the third principle. And this third principle is what we call the Readiness Principle. So our third action associated with the mind takes us to the high point of the process. Ito yung pinaka-goal ng process. Ito yung final stage. So, at this point, we are to gird up our minds for action. Anong ibig sabihin ng gird up? Yung ihanda natin ang ating isipan sa ating gagawin. So, kanina, di ba, na pinaubaya natin ang ating isip, di ba, sinuko natin ang ating loob, I should say. Pangalawa ay ang hayaan natin ang Lord na baguhin niya ang ating isip. Ang pangatlo naman, ihanda ang ating isipan upang gawin ang kanyang kalooban. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 13, "Kaya nga, ihanda nyo ang inyong mga isipan para sa dapat nyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin nyo kapag nahayag na si Jesucristo." So let us explain the word to gird up. Wano, iti Ilocano, ibarikas. O sa Tagalog, magbigkis. So, ang magbigkis ay mula sa nakaugalian ng mga taong magsuot ng balabal noong first century. So, dahil sa haba ng balabal, kinakailangan nilang itupi ang laylayan nito at isiksik ito sa sinturon upang hindi sagabal ang laylayan ng balabal sa kanilang pagtakbo. So, ito ang pagtakbo o paglakad. So, ito ang larawan ng action na to gird up. Ang laging nakatupi ang balabal sa sinturon upang laging handa, ready to walk or ready to run. Ayan. So, kagaya ng ating isip, dapat laging handa sa action. So, sa gird up stage, we prepare our mind for action. So, matapos na isuko mo ang loob, ang iyong loob, diba second stage is to allow God to renew your mind o baguhin ang iyong isip. Pagkatapos na mabago ang iyong isip, ika'y hinahanda na to do an action. So, kagaya ni Jesus, He was alert when various groups of people attempted to trap Him with a trick. Like nung siya'y kinausap ng mga Pariseo, ng high priest at ng Saduceo. Pakinggan natin ang naging storya sa Luke chapter 20, verse 20 to 40. Ikadalawampung kabanata. Isang araw, habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nagpapahayag ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko muna kayo.
Sabihin ninyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo. Sa Diyos ba o sa tao? At nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao sapagkat naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't ang sagot na lamang nila ay, hindi namin alam. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatang gawin ang mga ito. Nangaral uli siya sa mga tao at isinilaysay ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya yon sa mga kasama at siya'y nangibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya sa ubasan ng isa niyang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog ng mga kasama ang alipin at pinauwing walang dala. Nagsugo siyang muli ng isa pang alipin at ito man ay binugbog, hinamak at pinauwing walang dala. Nagsugo pa siya ng ikatlo. Subalit sinugatan din ito at ipinagtabuyan. Napag-isip-isip ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti pa yata'y ang minamahal kong anak ang papupuntahin ko. Tiyak na siya'y igagalang nila. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak ng may-ari ng ubasan, nag-usap-usap sila at ang sabi, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. At siya'y inilabas nga nila sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Paparoon siya at papatayin ang mga kasamang yon at ipagkakatiwala niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, huwag nawang itulot siya ng Diyos. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bawat bumagsak sa batong ito ay magkakaluray-luray. At ang mabagsakan ito ay maduturog na parang alabok. Tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga punong pari ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sa oras ding yon, sapagkat nahalata nilang sila ang pinapatamaan niya sa talinghaga. Ngunit natakot sila sa mga tao. Kaya't naghintay sila ng pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao na magkunwaring naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita. At nang sa gayon, maisasakdal nila si Jesus sa gobernador. Sinabi ng mga espiyang ito, Guro, alam po naming totoo ang inyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao, kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Dapat po ba tayong magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Ngunit alam ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, akin na ang isang denaryo. Kanino ang larawan at ang pangalang nakatitik dito? Sa emperador po. Tugon nila. Sinabi naman ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Nabigo sa harap ng madla ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita. At sa kanilang pagkagulat sa kanyang sagot, hindi sila nakaimik. Ilang Saduseo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga Saduseo ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Guro, sabi nila, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas, kung mamatay ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay maiwang walang anak, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may 7 magkakapatid na lalaki.
Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa. Subalit, ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila'y isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y kabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guru, magandang sagot ninyo. At mula noon, ay wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Si Jesus naman ang nagtanong sa kanila, paano nasasabi ng mga taong ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang mga kaaway mo ay gawing kong tuntungan ng iyong mga paa. Ngayon, kung Panginoon ang tawag ni David sa Mesiyas, bakit sinasabi ng mga taong siya'y anak ni David? Habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahahabang kasuotan at gustong-gustong pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa sinagoga at ang mga upo ang pandangal sa mga handaan. Kinakamkam nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang ikagawad sa kanila. Ang mga scribes at ang chief priest nagtanong kay Jesus kung kailangan bang magbayad ng buwis ang mga Hudyo sa gobyerno ng Roma. Bagamat sila'y nagtatanong ng pang-trap kay Jesus, hindi nagtagumpay ang kanilang masamang balak dahil sinagot sila ni Jesus at ang kanyang sagot ay dapat lang na ibigay ng mga tao ang nauukol sa Diyos at ibigay din nila ang nauukol kay Cesar. Noong siya'y tinanong ng mga Saduceo tungkol sa resurrection, maingat na itinama niya ang kanilang baluktot na kaisipan tungkol sa nature of the future life. So makikita na ipinamalas ni Jesus sa mga taong ito ang kanyang isip na laging handa sa lahat ng panahon. Ang pagiging laging handa ay katangiang napakahalaga lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ang loob ay laging handa at ang isip ay patuloy na lumalago, makikitang laging matatag at handa tayo sa anumang kakaharapin nating mga pagsubok na papahintulutan ng Diyos. Maaring ipinaubayo mo na ang loob mo sa Diyos at lumalago na ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos. Ang huli, the final, but the most crucial, pinakamahalagang bahagi ng proseso upang maging ganap ang isip natin to have the Christ-like mind ay ang isip na laging nakahanda. Yung nakaabang ang puso at isip at mga kamay upang tumugon sa Diyos upang gawin ang mga bagay para sa ikaluluwalhati niya. Ang tanong, lately, sa iyong devotional life, kung paano ka kinausap ng Panginoon, maaring sa iyong pagbabasa, meron kang tinanggap na instruction mula sa Kanya,
or utos mula sa kanya. So ano yung utos or instruction na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon? Handa ka ba na gawin ito agad? Handa ka bang tumugon ka agad sa kanyang sinasabi or inuutos sa iyo? So ipanalangin mo ang mga nakikita mong sagabal sa iyong pagtugon sa nais ng Diyos. Hingin sa kanya ang lakas upang maisakatuparan mo ang iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. So have the mind of Christ. And we have these three principles that we have learned tonight. Remember, there are three. The will principle, the river principle, at ang pangatlo, which is the readiness principle. So sa susunod na pag-aaral, ating ipagpapatuloy na alamin kung paano tayo lumago sa ating pag-iisip na parang kay Kristo. Ita nga oras sa kabsat, mapantay pa'y man iti panagkararag, no anya iti naawatam iti mensahe nga nangagam ita nga oras, kabsat dawatek nga ikararag mo iti bagim. Iti anyaman nga aplikasyon, iti panagbalin mo, Kristiyano. Agdumog tay man nga rod kakabsat kat mapantayo iti panagkararag. Mapantay man kakabsat, iti prayer items tayo, unain tayo, iti panakaagas, dagiti kakabsat nga nakakabil itinagan na dito'y screen, dawatek met kabsat nga nuadda, dagiti amamom, wano'y ayatam iti biyag na makasapul iti panakaagas. Healing and spiritual strength, idaw-dawat mo iso da iti Apo. Dagiti nga ro, dagiti sumaganad, Pastor Daniel, iti pamilya ni Ryan Abad, ni Sister Jenilu, Brother Boy Llarenas, Jonas Abihay, Ma'am Cora Ignacio, kani Ate Marcel Habon. Mapantay man ti panagkararag kakabsat. Apo Jesus, agyaman kami, ti panawen manen nga da kami kat makapagkararag. Kanayon o Diyos nga ada iti panunot mi, iti kaunggan mi, iti pamati mi, Apo. Nga no dumawat kami, O Diyos, itinagan mo, kat no isut pagayata mo, Apo, aramidem. O Apo, makaasi kami, ken ka. Siya ka di, O Diyos, iti mangagas ka, dagito'y akabsat. Lord, amom dagiti kararag da. Amom dagiti pakidawat da, O Diyos, kenka. Kat umay kami matapo, dumaudawat kenka, iti panakaagas. O Apo, siya sinuman nga kakabsat mi, uray pay, dagiti saan nga nailista, Apo, iti sangwanan, O Apo. Amom iti kararag da kenka. Kastamaton, O Diyos, dagiti pasyente, iti ospital, Lord God, dagiti adaan ti COVID, kuno nyaman na saksakit, Lord, Apo, pakaasimikin ka, nga sika ka diti mangsagi, do Apo kadakwada. Kat Apo, agyaman kamin, taamumi, nga sika, Lord God, iti mangagas kadakwada. Babaan iti pamati, Apo. Amumi, O Diyos, nga itid mo iti sungbat, dagiti kararag mi. Agyaman kami, Lord, dagiti kararag mi, in Jesus' name. Amen. Iti day ti mat nga gundaway kakabsat, mapantayo iti may kadbang prayer concern tayo. Ikararag tayo kumakabsat iti
pigsa, spiritual nga pigsa, dagiti leaders tayo. Iti guidance, iti apo, kaniti panangkay kaisana, kadagiti amin nga leaders, church leaders. Let us also pray for our worship team, for the youth ministry, iti kids Bible hour kahabsat, kaniti kids ministry. Ikararag tayo mat kahabsat, dagiti Bible study, discipleship, and visitation. Let us pray nga, numan pa'y kahabsat na bayag nga saan nga nabisita, kanawan iti panagigimong iti unag iti iglesia, saan kong mga agbalin nga rason dito iti panaglamis, to di kat adalat ako maiting panang tarigagay dagiti kakabsat nga sukimatan iti pagayatan iti apo. Nawatek man kakabsat. Ngagdumog tayo, kahit mapantayo iti panag kararan. Mami nga Diyos, mami nga nailangitan, apo agyaman kami gen ka. Agyaman kami Lord nga kada iti nga agundaway kat mabalin mi nga laglagipen, iti panang dawat mi ken ka apo Diyos, iti pigsa. Iti panang guide mo, Lord God, kan iti panang kaykaysam, kadigiti. Amin nga, trabaho iti iglesia. Kukam iti iglesia, Apo. You are the head of the church, Father God. And we believe, Lord, nga si ka iti, aga-aramid, Lord God, tagtab trabaho, tapon iti kastakit, mangkaykaysa, Lord God, iti iglesia. Tulungan, Lord God, digiti leaders, digiti youth ministry, digiti worship team, Father God, ngagbulbuluntaryo, iti panagtukaran, panangidalan, iti praise and worship. Warai pa, Lord God, digiti volunteers, iti kids Bible hour. I pray, Father God, nga, buyat mo ka di kadakwada, iti pa ng bendisyon mo. Bendisyon naman, Lord God, digiti kakabsat mi, nga, Bible study, kaniti visitation. I pray, Lord God, nga, sapay kuma, tas ikaw, Apo Diyos, ti agtignay. Trabaho, Apo, iti biyag, digiti kakabsat mi. Ganuman pa, Lord, na biyag mi, nga, saan nga nadanon, kapo iti lockdown, dito'y barangay. I pray, Father God, nga, sakalat ako, Lord, iti mangted, iti bahara, spiritual nga biyagda. Kaniti linawas, Father God, nga panang kadwami kadakwada, iti online service, kat sapay ko maapo Diyos, kat masubaybayan da. Agyaman kami, Apo, iti parabor mo, iti ayat mo. Agyaman kami, Apo Diyos, tas ika, Apo, iti Diyos nga mangidalan, Diyos o Apo, nga dan iti adu nga parabor, at maidalan mo, Apo, iti dito nga iglesia. Agyaman kami, Apo, dati iti kararagmi, tinagana po mi Jesus. Amen. Mapantay di may katlo nga paset kakabsat. Ikararag tayo iti provision, iti apo. Dagiti kasapulan, kan dagiti anyaman nga nakaranas iti challenges kapo iti pandemic. Kakabsat amok nga siguro sumagmamanu kada tayo kat adadagiti am amo tayo anapukawan iti trabaho. Wano apektado dagiti pagbirukan kapo iti mapaspasamak. No adda dagiti amamum kabsat ko nga naapektaran. Panunuto man idakit ikararag tayo isuda. Kakabsat, mapantay man iti panagkararag. Let us pray. Amumi o Apo nga iti amin na nasaya at abanag at naggapuken ka. Amumi mat o Diyos nga iti amin na masagsagrap mi a bendisyon tinaldaw at naggapuken ka. Amumi Apo Diyos nga amumi iti amin dagiti kakabsat mi nga napukawan iti trabaho mano apektado o Apo kapu iti daytoy a pandemya amum amin ida kaaduan o Diyos kat adati pamilyada mabalin nga adapay agsaksakit Apo kadakwada. We pray Lord God for your provision Apo imbagam kada kami no dumawat kami ken ka o Diyos itid mo babaan Apo tinagan Apo, nunapakan mo iti 5,000 at tao iti babaan lang iti basit amakan. Amumi o Diyos nga mapakan mo iti pamilyami. Mapakan mo iti maysa a komunidad kan iti intero o Apo nga tao o Diyos nagkasapulan mo Apo. Kasyam kadilag iti anak mo, Lord. Tulungan na kami, o Apo, nga ma-overcome amin dagitoy. Babaan, o Diyos,
iti panangbindisyon mo, Lord God, kadagiti kasapulan, dagiti businesses, Lord God, dagiti trabaho, dagiti anak mo. O Apo, amumi nga naggapuken ka amin dagitoy, kat amum o Diyos, dagiti kasapulan mi. Kat Apo, idaw-dawat mi ken ka. Amumi o Diyos, anaparabor ka. Kat nakita mi dayta, ti adu apanawen, kanalal daw o Diyos, itibiyag mi. Katagtalik kami, Apo, iti panang provide mo, Lord God, iti kasapulan ditunggal maysa. Agyaman kami, Lord, dahito iti kararek mi, in Jesus' name, Amen. Mapantayo ka kabisat, iti may kaupat nga prayer concern tayo. Saan nga malamalpas iti pandemya? Isot ka po na ha kabisat, nga saan mat nga gibos? Kuma iti panangikararag tayo, iti proteksyon ni Apo Diyos, iti tumunggal maysa. Iti may kadwa kabsat, kat iti proteksyon ni Apo Diyos, kadagiti OFW, kadagiti members tayo nga aday, iti adayo nga pagilian, kakabsat, ikararag tayo mat isuda. Ikararag tayo mat kakabsat, dagiti frontliners tayo, nga sapay ko mga kabsat, kat mapagbalay ganda, iti daytoy nga sakit, papigsaan ni Apo idakan, proteksyonan ni Apo isuda. Uray pa kakabsat, dagiti local government tayo, kunana iti Ecclesiastes 10:20 kakabsat nga di tayong ilunod ita. Kit kunana iti barong tulag, ikararag tayo kakabsat dagiti gobyerno tayo. Yan kasamit kakabsat nga ikararag tayo ti panang proteksyon ni Apo Diyos kadagiti kakabsat tayo. Ijay Myanmar, nang noruna kakabsat iti Karen tribes nga danday datta iti military oppression. Kit sapay ko makakabsat kit laglagi pun tayo ida iti panagkararag tayo tapno protektaran ida iti Apo. Then, maibturan da, iti gubat ngayon da, lasatan iti da, iti yung agundaway. Dawatek man ngarod kakabsat nga, dumog tayo kat mapantayo iti panag, kararat. Mami nga Diyos, mami nga nilangitan, Apo, giyaman kami ken ka. Sikaw, Apo, iti pagtaudan, iti pigsa, salinong, proteksyon. Iti amin no Apo Diyos nga kasapulan mi. Kat iti dayto nga gundaway Apo, dawat mi nga sika ko mao Diyos ti adda nga maprotekta kadagiti kakabsat mi. Nga dano Apo iti adayo nga pagilian. Sapay ko mao Diyos ta yadoy mi sudat ay nyaman nga sakit. Wara pa Lord God digiti kakabsat mi. I pray Father God nga proteksyonam ko mao Apo. Kaya't awan ko mao Lord kadagiti kakabsat. Iti madan Lord God binumakaran iti dayto nga sakit Apo Diyos nga dan tata Lord tinitingo lubong. Samat Lord God kadigiti frontliners, patibgaram kadi idaw Apo. Awan Lord iti may tulong may kadakwada no san iti panagkararag. At sapay ko mao Diyos, sikaw Apo Diyos, sige na nga mampapigsa kadakwada. Patibgaram Lord, iti nakamda, kanang nangroon iti amin Apo, baban kadigiti kakastoy nga pasamak, kat mamamuda ka o Apo Jesus, sakas Diyos, kan mangisalakan iti biyagda. Uray pa Lord God, iti local government me, I pray Lord God, nga sika kumatimang bendisyon, iti gobyerno may Apo, sika kuma iti mangidalan, kat isurum idaw Apo Diyos, kasat no Apo nga, idalan Apo Diyos, iti na Diyosan, nga wagas, iti dayto Lord, nga pagilian mi. Dawat mi Apo nga sika iti mangtadgadakwada, iti kinasirib, panakaawahat, panakaamo Apo Diyos. Silabong kuma Apo, iti panunod kan iti puso da. Kat makita da Apo, iti sungbat, baban Lord God, iti pa ng tulong mo kadakwada. Idalan mo kadi Apo, digiti gobyerno mi. Kinuray pa yung Apo, dagiti kakabsat ni Jay Myanmar, Apo Diyos, nga da iti sangsangon da nga gubat inata, sapay ko maapo ta, maibturan daw Apo, papigsab ko may isuda, protection ng Lord God, yada yung isuda Lord, tingyaman nga pinggad. Kadagito nga gundawa yung Apo Diyos, maramat ko ma. Tapnitikas daw Apo, at adapay nga kumpat dakin ka, sa pagsirbyan da ka, kanang nangro na iti amin Apo, mabigbig da, nga sikalang mo Apo Jesus, iti kay kaisuna nga Diyos, kan mangisalakan iti biyag. Giyaman kami, Apo, kadagiti ka. Gundaway nga, impay mo kada kami. Waya-waya, Apo Diyos, tapno da kami kat makapagkararagin ka. Dahito yun, Apo, ti kararag mi. Tinaga na po mi, Jesus. Amen and Amen. Mapantay man, kakabasat, iti maudi apaset, ikararag tayo dagiti ministry partners tayo. Supporters, prayer warriors, and volunteers. Kakabasat, agkararag tayo man. Para kadagitoy. Let's pray. Father, we thank you kadagiti amin nga ministry partners mi Lord God. Kadagiti amin nga mangikarkararag Apo, kada kami kan oray pay iti trabaho mo Dios.
Dagiti kakabsat mi nga mang supportar kada kami. Amum ida o Apo. I-bless mo, Lord God, ida. A thousand folds, Lord God. Amum dagiti mang mangted. Amum dagiti mang ikarkararag. Apo, para iti panakapalawa, Apo, iti ministeryo. O Apo, agyaman kami. Uray ka dagiti volunteers, Lord God. Dagiti apa nagbisbisita. Dagiti mang mangted para ka dagiti kakabsat. O Apo, amum ida, amum dagiti puso da, Apo, isublim kuma tit adupay a bendisyon para kadakwada. O Apo, agyaman kami, naimbag ka, o Apo. Sikangarod, Apo, timang tengel, iti ministries, Lord God, iti Coastlight Church. Kuno anyaman, o Apo, dagiti banag payakayat mong aramiden ni, o Apo. I-bless mo kadi. O Apo, agyaman kami, dagiti kararag mi, in Jesus' name, amen. Akabsat, no adda dagiti prayer request yo, mabalin yung nga isend kada kami. Adda dagiti kakabsat gamin nga agi sesend iti prayer items da nga handa kayat nga ipalista dito isango. Please, no adda ti prayer request yo, kat uray pa ihaan yo kayat nga maikabil iti sango akabsat, mabalin yung lata nga ibaga kada kami kat ikararad da kayo a personal. Kat, akabsat ko, orayan me, dagiti prayer request yo, kat makipagkararag kami matkada kayo. Kat mapantay nga rudan iti doxology, kana iti closing prayer, and then we'll have some announcements po. Busan tayo kakabsa, tipa nagkararag. Amami nga Diyos, amami nga nailangitan, agyaman kami kenka. Agyaman kami, Lord, kadagiti sao, nga kunana, nga di ka mo, Apo Diyos, nga bumding, nga masidagkin ka. Tamumi, o Apo, nga denggam, dagiti kararag ni. Song bata mo, Apo, dagiti kararag ni. Lakit, Apo, may kanunong da ito, iti pagayatam. O Apo Diyos, itet mi kenka. Itet mi, Lord God, kadagiti sakaanam, dagiti nagan, dagiti kakabsa, at nagkasapulan. Itid mi kenka o Apo Diyos, kadagiti sakaanam, nagiti amin nga pakasiknan mi. Kat sapay ko maapo, iti tiyempo ngayon kadang mo. Maawat mi o Apo Diyos, iti sungbat, nagiti kararag ni. Agyaman kami, Ama. Agyaman kami, today to Lord, ng oportunidad. Ngayon tid mo kada kami, tap no mabalin mi o Apo Diyos, nga umawat manin kadagiti sao, mapalagipan, mapatibgar o Apo Diyos, kan makarit manin o Apo, iti spiritual nga panagbiag mi. Sapay ko maapo Diyos, amin dagito ikat may aplikar mi iti panagbiag mi. Tapin ti kastaw Apo at dapay nga umuddang daytoy nga panamati mi ken ka. Tulungam kadi o Apo Dios dagiti amin nga kakabsat mi. Pangag mo Apo dagiti kararag dagiti kakabsat mi. Ket amumi Apo ng sika iti Dios nga sumungbat kadagiti kararag. Agyaman kami Apo. Ket sapay ko ma tadda nga kanayon kadatayo iti ayat iti ama iti parabor iti anak ken iti liwliwa iti Espiritu Santo. Dahil ito'y may isa nga Diyos, ititalo nga persona. So kung may itikanayin nga kumadwa kanya tayo, itakin itiag na nayo. Dahil ito'y in apo itikararag mi, itinaga na po ming Jesus. Amen and amen. Mapantay nga rod kakabsat, iti announcements tayo, pagbitla ang daytoy. Gaputa, ada tayo iti GCQ kakabsat. Ada tinaipasa iti barangay tayo nga guidelines. Katno, basaan tayo saan tayo pa'y nga mabalin kakabsat nga makapag-grupo wano makapag-gimong iti ado. Kunanakit sa nga pulo laeng kakabsat. Kat, into no Sunday,
awan pa'y iti face-to-face akabsat nga serbisyo tayo ng adda iti online latta apanaggimong tayo. Akabsat ko, orayan tayo latta, akabsat, iti panaglukat tumanen iti church tapno makapaggimong tayo asang-sang kamaysa. Kasamit, akabsat, nga orayan tayo lang, nagiti naganan panagbisita mi kan iti panagresyum tupay iti Bible studies kan dagiti dadumapay nga ministries tayo. Iti update tayo ko kabsat kat mabasa iti GC, iti Coastlight Church tayo kat ijay mi nga ibaga kakabsat. No anyan tun iti next nga aramidan tayo. Matuloy pa iba wano saan into no next week. So we pray nga kabsat ko awan ko man iti mainayon pay nga cases iti dulaw wano kadagiti kabangibang nga barbarangay tayo. Kabsat dalpasan iti serbisyo tayo itang amalem. Have the mind of Christ. Amen. Kat dati lang arudan nga kabsat, agikinita tayo tumanen into no maminsan. Kat sapay takaduan da kami manen into no Thursday, alas 5 ing ganay tila 6. Padayawan tayo ti Apo. Goodbye po. See you again.